sa buong kapuluan. And we got 43 minutes after 10 o'clock. That's 17 more to go before the hour of 11 o'clock. Hello! Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I balot. 8721-2429. 8721-2429. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin sa Namandako ng Kapuluan. Hello po sa inyo lahat. Tao. Magandang bati po sa inyo lahat. Kamusta? Ay, binabati ko nga pala ng maligayang pakikinig ha. Lahat ng mga may bago sa buhay nila. Bagong love life, bagong gamit, yan. Monthly ko mapatihin yung mga yan. Hello sa inyo, ha? O. May mga bago, di ba? Bagong anak, kasi delayed siya ngayon, yan. Bago. Ewan. Ewan ko ba kung bakit type kita? We have a caller. We have Let from Pampanga, 26 years old. Siya ay nasa line, line wine. Oo. Sa Globe siya tumawag sa atin. Ayan. Hello? Hello po, Papa Jackson. Hi, Let. Hello po. Magandang gabi po. Magandang gabi. First time mo tumawag? Yes po, first time po. Kinakabahan pa. Kinakabahan ka? Yes po. Kinakabahan din ako. At least, dalawa na tayo. So, huwag ka nang kabahan sa tabla na. Ayos po, Papa Jackson. Anong ginagawa sa buhay ni Let? Sa ngayon po, ano, tambay pa. Wala pa po kasing mahanap na trabaho. Dati, ang work mo dati? Ano po, sa electronics company po. Anong trabaho mo dun? Ano po, bali kami yung gumagawa ng mga sa cable po ng sasakyan, mga wire. Ah, saan yun? Sa Pampanga? Opo, dito sa Pampanga. Sa client po. Nag-layoff ng tao nung nagka-pandemic? Ano po, sakto pong pandemic na end of contract po ako. Nung hindi ka na magre-renew ng contract sa kanila. Kung pwede lang po eh. Try mo ulit. Bakit? Hindi ba pwedeng i-try ulit? Ganon? Ano po, kasi po ngayon pag galing na po dun sa, ano na yun, sa company, mahirap na po mas pinaprioritize po nila yung mga ano, para mga freshener po. Ay, ang hirap sa Pilipinas. Kaya nga po. Makapunta ka ng bandang Maynila mamaya. Pilipinas pa rin. Anyway, so, kamusta naman buhay? Ito po, ano, kakagaling lang po sa breakup. Sabi ko na dyan, mauusapan natin eh. Nag-break, wala nang trabaho, wala pang jowa. Kaya nga po, sa collapse na. Kailan kayo nag-iwalay? Ano po, lang po. Hindi kita narinig, ano yun? Ito, June lang po, papaya. Gaano katagal kayo? 6 years and 4 months po. Ano, wala kang signal, te? Ay, ano po? Anong okay, point ka po. Ng Pampanga ngayon? Dito po sa Magalang. Magalang? Yes po. Magalang? Saan ang Magalang? Ano po? Bali, parang boundary po siya ng San Fernando at saka Angeles. Ah, okay. Malapit ka sa Friendship Highway? Opo, malapit lang po doon. Alam mo yung ano, yung Chocolo? Ay, hindi ko po alam. Naya. Taong bahay lang po kasi ako. Bagay. O, sige. Oh, kwento ka na. So, ayun po. Nagkakilala. Ano po kasi ako, part po ako ng LGBT. So, lesbian po ako. Hmm. So, ayun. May, yung ex ko po is bi. Kumapatol din po siya sa dalakay tsaka sa katulad ikaw, bay ka din. Ano po?
Lesbian po. As in, hindi ka nagka-boyfriend? Hindi po. So ikaw, tomboy, parang ganun. Siya, tomboy. Opo, tomboy. Tomboy, sa tomboy. Opo. Sige. So ayun po, Papa Jackson. Way back, ano po, February 2015, nung nagkakilala po kami. Sa Facebook lang po kami nagkakilala kasi ano po siya. From Pasig pa po siya. 2015? Yes po, 2015. Tapos? Yun po, dati po, di ba parang uso-uso pa po yung mga clan-clan, ganyan. Mm. So, dun po kami nagkakilala. Okay. Noong una po kasi, parang laro, parang hindi ako seryoso, ganun po. Kasi, lalo na po, hindi pa po kami nagkikita. Tapos, in person. Tapos, noong, bandang November, naiiyak na ako. Wag ka muna umiyak, wala pang cue. Oh. Tapos, bang bandang November 2015, first meet up po namin. Pumunta po siya dito sa Pampanga. Siya po talaga yung pumunta dito sa Pampanga. Okay. Birthday po ng kaibigan ko noon, so pumunta po kami doon. Eh di doon po kami natulog. Dun, parang doon na rin mag-umpisa yung doon na ako naging seryoso sa kanya kasi yun nga, parang na-ano ko po sa kanya na na-seryoso talaga po siya. So yun, hanggang sa naging tumagal po kami, naging years. Tapos, sa relasyon po, di mo naman maano yung di ba po, yung parang wala naman pong perfectong perfectong relasyon. Wala lahat naman po nagkakamali. So yun, nakagawa po ako sa kanya, parang hindi, parang nag-cheat po ako sa kanya. Nag-cheat ka pala eh, ha? Kaya pala meron ganun na mga discretion. Hindi naman po talaga, ginawa po talaga totally cheat. Parang anong ginawa mo? parang lahat na lang ang galaw ko. May anong ginawa mo? Anong nag-cheat ka? Anong ginawa mo nag-cheat ka? Wala po kasi siya. Parang nag-try. Anong ginawa mo? Nakipag-flirt po sa iba. Nakipagkita ka sa iba? Katrabaho ko po siya. Flirt lang naman po. Wala akong pakialam. Still cheating. Huwag mong gina-downplay yung ginawa mo, di ba? Kaya maiinis sa iyo. Kasi kung dina-downplay mo yung ginawa mo, hindi ka makakapagsorry ng totoo kasi feeling mo, konti lang kasalanan mo. Yes po, ayun nga po yung pagkakamali ko. Pero naman po, todo naman po yung po sa kanya, pagsasorry ko po sa kanya. Pinagsisihan ko po yung ginawa ko. Yung banday lang, ba't kaya iniwan? Pa? Yung banday lang, ba't kaya nag-iwalay? Hindi po. Hindi po yun. Kailan ba nangyari yun? Actually po, yung tagal na po yung mga 2017. Parang hindi niya na nakalimutan. Opo, ganun po siya eh. Yung tinatatak po niya yung mga... No. You cannot take it against her pag naaalala niya yon. Kasi kung ayaw mo may ganyan kang may ganyan kang sinosolve, huwag kang gagawa ng kalokohan next time. Yes po, di ko naman po siya masisi kung bakit exactly niya nagawa. Exactly, good. Tama. Tapos, ayun po. So, hanggang sa tumagal po kami, pinakilala ko po siya sa parents ko. Po kami legally, both sides. Legal po kami both sides. Okay. Pero sa side po ng papa niya, may problema. Po kasi sila, INC po kasi sila, yung sa side ng papa niya. Yan ang problema yun, ha? May mga kasabihan daw po kasi yung sa INC na diba? Ay, no comment. Tapos? Tapos po yun, hanggang sa na lang po, pinaglaban niya po yung relasyon namin. Ang tanong, ba't kaya nag-iwalay? Nag-ano po siya sa akin, nag-cheat po siya. Sino naman ang pinatulan niya? Lalaki po. Sila pa rin hanggang ngayon? Hindi na po. Ito yung nakipag-iwalay. Wait lang, maririyak ako. Oo, sige na. Kamahan ka muna. Gusto mo ng 1-5? Gusto po yung
Pero gusto mo 1.5. Kasi pag umiiyak ako, chairman, alokin mo ko na 1.5. Naku, tatahan talaga ako. Pag okay na umiiyak, ito 1.5. Okay na ako. Ano po kasi nangyari yun? Magka-live-in po kasi kami, tumira po siya dito sa bahay. Nag-live-in na kayo? Yes po, dito po siya tumira. Tapos, ano po, bandang March po, umuwi na siya sa kanila, sa Pasig. Okay. Eh, that time po, wala po akong cellphone nun. Hindi ko po siya nakukontak. Tapos hanggang sa nalaman ko na lang kung umiiman na po siya. Ang sakit lang po kasi sa pants ko, Papa Jackson. Siguro po, bounce back na lang po siguro sa akin yung nangyari. Ano, bounce back? Parang karma po, gano'n. Well, if you want parang to think it that way, parang di ka, parang di mo na ulitin next time, so be it. Di ba? Pero pwede mo rin isipin na baka indeed you are not really meant, di ba, to be with each other a lifetime. Pwede rin gano'n. Ang mahirap ng buhay, Papa Jack, 6 years po kami, tapos bigla na lang gano'n na yung nangyayari. Parang... Well, gano'n, lahat ng paghiwalay gano'n. Kahit nga 2 months lang kayo, sasabihin mo din yan eh. Sobrang sakit po talaga, 2 months din kami, parang wala lang. Pag 5 taon kayo, sobrang sakit po talaga, 5 taon kami, parang wala lang. Pag 6, ganun talaga. Di ba? Masagit ba nga po, Papa Jackson? Ano, kakakilala pa lang po nila, siguro mga... Well, hindi na yun, kahit matagal o ano. O bago lang hindi sila, po, ano it doesn't matter. Ito po yung parang dumurog sa akin. Ano yun? Kasi... 1 week pa lang po silang nakakilala. May nangyari na sa kanila hanggang sa magbabong yung speakers ko. Ano na? May nangyari na po sa kanila. Ayun po, nga sa labas ng buntis po yung ex ko. Ah, buntis na siya ngayon. Ang masama pa, yung ano lang po doon, nalaglag po yung baby. Ah, nakunan. Yes po. Baka you are not meant, baka iba nakalaan para sa'yo. Ang hirap po kasi. Nahihirapan na po kasi ako kasi Papa Jack. Ganun talaga pag nagmamahal tayo ng totoo, di ba? Pag yung tao minamahal natin na wala, mahirap talaga, masakit talaga. Every time po na may problema siya ng ex, yung boyfriend po niya, ako po tinatawagan niya. At ginagawa niya po ako nga. Sinasagot mo. Yes po. Huwag ka magreklamo. Huwag ka magreklamo kasi nasagot mo. Hindi po, Papa Jackson, kasi sinabihan ko na po kasi siya na na kung pwede po, putulin na po yung namin. Hindi, huwag mo na yung pumusabihin siya. Ayoko marinig yan. The fact na sinasagot mo, you are in no position to complain. Hindi ko po kasi siya matiis lalo na may mga sinabi. That's the price you have to pay. Sinasagot mo, hindi ka pwede mag-complain. Sinasagot mo eh. Diba? Hindi ko po alam, Papa Jackson, kung tama po bang tama po bang magtanim po ako ng sama ng loob sa mama niya? Bakit? Anong ginawa sa nanay niya? And wala naman po siyang ginawang physical. Parang lang po, parang nabastos lang po ako sa ginawa niya kasi nung June 3 po kasi birthday ng ex ko. So umuwi po sila ng Pangasinan. So nung andun din po yung lalaki. Yung ako niya. Tapos so, ngayon, friend ko po yung mama niya. Nag-live po siya. So ayun, parang siyempre alam po niya ng anong po ng mama niya na kung anong pinagdadaanan ko. Pero kayo pa ba nun o hindi na? Ano po? Kayo pa ba o hindi na nun? Kami pa po nun, wala pa pong officially talaga. Hindi, alam mo pag hindi na kayo, o pay official, nag-iusap kayo o wala, alam mong tapos kayo. Tapos na kayo nun, di ba? Hindi na kayo, di ba? Hindi lang kayo nag-closure, pero hindi na kayo. Tama ka mali? Hindi pa po ako pumayag sa Hindi, wala ka naman kailangan payagan eh.
pag nakikipag-iwala sa atin ng tao, hindi natin kailangan pumayag. Wala naman silang pakialam kung ano pumapayag tayo o hindi. Gusto makipag-iwala, makikipag-iwala eh. Pero sana naman po sa Jackson, di ba, inisip po ng mama niya na ano, alam po, nakachat ko pa po yung mama niya nun eh. Hmm. Pero po inisip po niya na, alam niya kung ano pinagdadaanan ko. Tapos, ano bang ginawa nun nanay kasi? Yun po, yung nag-live po siya, tapos siya, pinakita po niya ano, yung silang dalawa magkasama, yung ang saya-saya nilang dalawa. Yung ganun. Uy, anak niya yun eh. Wala naman makakapigil sa'yo kung masama loob sa nanay. Pero anak niya yun. Hindi naman ikaw yung anak ko. Eh kung masama loob mo, edi wala naman. It's a free country, no? Feel free na maramdaman yan. Pero kung tatanungin mo ako, tama ba? Wala namang tama sa pagkatanim ng sama ng loob. Diba? Pero kung makakatulong sa iya para ma-justify mo yung galit na nararamdaman mo, huwag ka lang nanakit ng kapwa mo. Never ko pong ginawa. Never ko pong siya pinagbuhada ng kamay. Pero siya po, siya po na pag muntikan na niya ako, ano yun, mabubog. Hindi mo na muntikan, nabubog na talaga niya ako. Nung nag-cheat ka? Opo. Pagka magreklamo, nag-cheat ka eh. Kaya nga po, tinanggap ko yun eh. Okay, doon mo sabihin sa akin. Ako binabara kita, kasi ayoko na umiiyak ka, nandayo mo mong iniiyak, pero mamaya, may mga parte naman na ikaw naman dapat talaga sisihin. Kaya ganito ako makipag-usap sa'yo. Naintindihan kita, no? I share the heartache that you feel right now. Kasi, syempre, hindi naman di madali yung pinagdadaanan mo, di ba? Namimiss mo yung tao, tama? May mga pagkakataon kasi na yung mga bagay na nararamdaman natin, lumalaki at lumalalim yung sakit kasi may mga dinadagdag tayo. Halimbawa, masama loob mo kasi naghiwalay na kayo. Nadagdagan mo ng sama loob sa nanay. Imbis na hindi lalaki, lalaki yun. Tinakay mo yung nanay. Diba? Ano, ito lang po, Papa Jackson. Mm. Kasi po, ano po, nung last time po siyang tumawag sa akin, nung buntis pa po siya nun, sinabi po niya sa akin, ano daw po, matatanggap ko pa po daw siya kahit na buntis po daw siya. Eh, sila pa po ng, ano, sila pa po ng lalaki. Sabi ko, matatanggap kita ako kasi mahal kita. Pero, hindi naman basta-basta magiging ganung kadali, lalo na yung mama mo, tsaka yung lodo mo, sabi ko. Na feeling ko nung time na yun, nagkakalabuhan sila, no? Tama lang di kayo nagbalikan. Baka maging fallback ka lang. Alam mo, ito ano, Led. Oo. Ganda na lang gawin natin, ha? Ito bilang kaibigan mo, ha? 6 years, hindi ka naman naging perfect na karelasyon sa kanya. Tama? Yes, po. May mga, kumbaga may mga nagawa ka na ipinaka, ikinasakit niya. May mga nagawa siyang ikinasakit mo. Hindi siya sinasabi kong tama na gawin ng lahat na may karelasyon yon, pero ganyan talaga sa relasyon eh. Di ba? We learn to hello, forgive. Oh, hello. Oh, kamusta? Oh, sino to? Hello? Let? Let, wag kang bumigay, Let. Let. Let, problema lang to, Let. 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 Bigla-bigla naman lahat. Bigla-bigla lahat eh. Karina nakakaw, nawala na siya. Karina lang kausap kita lahat. Bigla-bigla lahat. 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 Jerman! Nanapin mo sila. Bigla, lahat! Lahat! Ay! Naputan. Tawagan mo ulit, Jerman! Kasi sabi ko sa chairman, eh, pinutol mo yung linya, umiiyak yung tao, eh, wala ka talaga kaawa-awa. Ayan na siya ulit. Chairman, line 1? Line 1, okay. Hello, ulit. Ay, salamat, Let. Naputol po. Oh. Ako naman, ha? Sa isang relasyon, hindi naman talaga tayo perfect. Diba? May mga bagay ka nagawa na nakapanakit sa kanya. May mga bagay siya nagawa na nakapanakit sa'yo. Diba?
hindi naman talaga kahit kailan naging assurance na pag may minahal tayo hanggat mahal natin siya, hindi assurance na mahal tayo. Tama? Yes, hindi rin assurance dahil honest tayo sa taong minamahal natin, eh that, sure tayong honest sa atin yung taong yun. Hindi assurance. Because kahit gaano kahabang panahon nagugulin mo kasama ng isang tao, mananatiling magkaibang tao kayong dalawa. You will never be the same person. Kaya minsan, di ba, marami tayong mga tanungan na, grabe, di ba, paano niya nagawa ito, kaya may ganyan. Nagawa niya yun kasi, yun yung pagiging tao niya. Di ba, na minsan ang pwede lang gawin ng tao na nakapanakit sa atin ay mag-sorry. And that's where, that's when forgiveness comes in. May mga pagkakataon na we can, you know, manage to forgive, yung mga pagkakataon na di natin kaya. But whatever it is, pag nagkakamali sa ating tao, minamahal natin, pag kaya natin patawarin, naaayos. But in your case, hindi eh. Nagkamali siya, ayaw niyang bumalik. Tama? Papa Jackson, nung last tumabag po siya sa akin, tinanong po kasi niya ako, ano daw pong balak ko? Eh, wala na po sila nung ano noon, wala na po sila nung lalaki noon. Ano daw pong balak ko? Parang hinihintay niya po ako na ako yung mag-move. Ano bang balak ko? Wala akong balak ako. Masaya na ako kung ano meron ako ngayon. Bakit na nag-uusap? Masaya ka pala. Di ba parang pinapaano ko lang po sa kanya. Hindi, no. You had your chance pala eh. Pa-pride yun. Naintindihan kita, gusto makabuling ka kasi ikaw sinaktan, tama? Hindi naman po sa ganito. Oh, yun ang ginawa mo. Huwag mo pala akong deny. That's exactly what you did, right? Yes po. Oh, nagpapahabol ka. Hindi po, gusto ko lang po sa akin. No! That's exactly... Mag-explain po siya. Wait. Okay. Yes po. Can we safely assume na kung sakasakali nung time na kinausap ka niya, kung anong balak mo, at nakipag-ayos ka, tsaka ka nag, diba, tsaka mo na sinabi yung mga sama ng loob, nakipag-ayos ka muna, malamang kayo ngayon, tama? Tama, wala? Hindi ko po masasabi. Nakipagbalikan siya eh, pero ano sagot mo sa kanya? Ang sagot mo sa kanya, masaya ka na. Eh, di, hindi ka nagagambalain. Ikaw na mabalag tulak sa kanya pala yun eh. Iman pala eh. Oh, nung sinabi mo yon, masaya ka ba talaga o hindi? Hindi po. Oh. Hindi ka masaya, di ba? Oh. Eh kasi po, Papa Jackson, ang kulit Papa din Jackson. Po kasi niya. Papa Jackson, ang kulit din po kasi niya. Well, whatever it is, you had your chance pala. You had your chance, tama? Kasi po, pinapaano po niya sa akin na parang pinaparamdam po niya sa akin na option po ako that time nung sila nung lalaki. Okay, tama yun. Wait. Nung time na yon, diba, you had your chance to go back to her. Agree? Yes po. Okay. Inayawan mo. Anong iniiyak mo ngayon? Mahal ko pa po kasi. Ay, pero you had your chance. Masaya ka na, di ba? Sa totoo lang po talaga, Papa Jackson, hindi po. Oh, kanino kasalanan yun? Akin po. Okay, good. Eh, naman pala eh. Di ba? Gusto ko lang po kasi iparamdam sa kanya na okay po ako. Eh, that cost her. Di ba? That cost your girlfriend. Oh, eh, gagawin mo. Masaya ka na, okay? So, Papa Jackson, dahil tuluyan ko na po talaga siyang ignore po sakali po tumawag man po siya. Hindi, okay. Unang-una, ayaw ko sagutin yun dahil yung tanong mo ay imbento lang. Tama, mali. Imbento lang yan. Di mo tumatawag eh. Di ba? So we are under the assumption na baka tumawag at i-ignore mo.
So hindi pa nangyayari yan. Mayroon pa yuhan yan. Hindi ako nanguhula ng payo, ate. Let. Okay. Tinutulungan kita rito. Pag sinabi ko sa'yo na pag tumawag, ignore mo. Di ba? Pag sinabi kong oo, i-ignore mo. Ang alam mo magiging gagawin mo, alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Ano po? Mag-aantay ka ng tawag. Hindi ka mag-move on. Mag-aantay ka ng tawag kasi magre-revenge ka. Yun ang mangyayari. So I don't want to answer that. Tama ako, di ba? Opo. Ayun. Ganyan-ganyan ginawa ni chairman eh. Ayokong gawin mo yun. Now, ganito na. Alright. I don't know, Let, di ba? But, hindi ko rin alam kung if it's, di ba, yung relasyon niyo is too far gone, no? Kung talaga bang hindi na pwedeng maayos pa. But right now, ikaw kausap ko, maliwanag sa akin na wala kang gustong gawin para bumalik siya. Maliwanag yun, ha? Usapan natin, no? Huwag tayo magplastikan dito. Wala kang gustong gawin para bumalik siya. Tama ko mali? Sa totoo lang po, Papa. No. Kasi kung meron kang gusto, alam mo, ang plastic mo ulit, kanina ka pa. Kung may gusto kang gawin, hindi mo kausap ka niya, tinawagan mo siya. Tinawagan ka nga niya, sagot mo sa kanya, masaya ka na eh. Pero deep inside, kasi sinungaling ka. Oh, alam mo ang tawag sa'yo? Ano po? Hipokrita. May mga natitira nga po siyang gamit dito, Papa Jackson. Pinapakuha ko na nga po sa kanya. Hmm, pinapakuha mo para magkaroon ng communication? Hindi po. Nakutigilan mo ako. Para po. No. I will not believe. If we just want to get rid of the those things, madali may kahon yan, eh. Madali kahon yan, Let. Madaling ipa-transportify yan. Madaling pa-LBC yan. Kung yun lang ang gusto mo, huwag mo na makita yung gamit. Let, madaling magpalalamove, Let. Happy move, lalamove, rider ko, joyride, transportify. Kukunin daw po niya. Kasi na nga, nag-aantay ka, hindi mo talaga gusto ibalik yung gamit sa kanya. Gusto makita kayo. Hindi po, Papa Jackson. Sinabi ko naman po sa kanya, pag pumunta po siya dito, aalis po ako, nakaredy na po yung gamit. Sabi mo lang yan, kasi kung gusto mo talaga ibalik, kung ang intention lang ni Toilet ay ibalik yung gamit sa kanya, babalik yan nang hindi ka nakikita. Babalik yung gamit sa kanya nang hindi niya pinupuntahan. Yan yun. Pero hindi mo ginagawa. Kasi nag-aantay ka puntahan niya. Pag ginagawa mo akong kinder eh. Palaki niyo mong bola ng DJ. Alam ko yung number na ibang istasyon. Bibigay ko sa inyo. Hindi naman ko, Papa Jackson. Di ba? Ang problema sa'yo, tatawag ka, iyak-iyak ka, nasaktan ka. Magsabi ka na okay ka na. At sabihin mo na masama loob mo sa nanay niya. Pero kadulo-dulo ha, nag-aantay ka ng pagkakataon na balikan ka niya. At di mo kaya aminin nyo kasi feeling mo, siya yung nanakit sa'yo, dapat siya lumapit. Ayaw nga niya lumapit eh! Plastikan tayo dito? Bam! Yap! Wap! Wap! Sorry po, Papa Jackson. Diba, parang kita matulungan, di mo lang gusto mong gawin sa buhay. Mag-rider ko ka, rider ko. Tapos mamaya mag-ano ka, Spotify. Oo. I-play mo yung kantang ano, chairman. Can't say I don't love her. Still I can't pretend. Thank you po, Papa Jackson. My heart is all. Knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can find the words to say goodbye. Ano yun?
Ano yun? Sorry, hindi ko narinig. Speechless na po ako, Papa Jackson. Okay. Gusto mo ng payo? Yes po. Alam mo number niya? Sagot? Opo. Alam mo Facebook, alam mo Messenger niya? Alam ko po, pero naka-block na po siya. Tinatanong ko kung alam mo, wala akong pakialam kung naka-block o hindi. Madaling mag-unblock, tigilan niyo ako. Alam mo Messenger niya? Opo. Alam mo Facebook niya, alam mo number niya? Opo. You have all the power and the means to communicate with her and tell her you're still love her kung talaga mahal mo pa. Tanong, mahal mo pa, hindi na? Mahal. Eh, bakit di mo ano, mag-reach out? Mahal pa ko. Eh, bakit hindi ka mag-reach out? Eh, nahihiya po kasi ako eh. Oh, eh pala, hindi wala akong matutulong sa'yo. Ano po, wala po kasi ako sa lakas ng loob. Para sabihin sa kanino. Oh, wala nabibili sa 7-Eleven yan. Alibay yan. Gusto ko man po sabihin yun sa kaya, Papa Jackson. No. I don't want another word from you. That's just a stupid alibay. Alibay yan! Kung gusto mo, walang gagawa niyan para sa'yo. Ikaw gagawa niyan. Anong pakialam niyo kung nahihiya ka? Who cares? Anong pakialam namin kung nahihiya ka? Wala kayong pakialam mo nahihiya ka. I don't care. Ang alam ko lang, yung ex mo, mahal na mahal mo pa, sabihin mo sa kanya, okay, now, hindi guarantee na pag sinabi mo sa kanya, magbabalikan kayo. Hindi guarantee yon. Understood? Yes, po. Hindi guarantee yon na magbabalikan kayo pag nagsabi ka sa kanya. Pero at least, nalaman niya yung nararamdaman mo. Dahil balang araw, pag hindi mo nasabi sa kanya, nararamdaman mo, pagsisihan mo yan. Yes, po, Papa Jackson. Kailan mo ito text? Titignan ko po kung kailan online mo ito text? Siya. Titignan ko po kung online po siya sa Bible. Hindi kailangan mag-online pag-text ha! Kailan ba kailangan Bible mag-online po ng text? Uy, ang lakas ng power ko dun eh. Let, ang lakas ng power ko dun. Nakita mo yun, Let? Opo. Power ako dun. Bumutok yung muscle ko. Mahal mo, hindi mo sabihin. Hindi ka naman mamatay. Eh, kung hindi niya pansin, at least, ano sabi mo, mahal mo siya. Gets? Yes, po. Wow. At least, sabi mo. Thank you po, Papa Jackson. Thank you po. Diba? Yung nararamdaman mo na para sa kanya, siya lang ang tanging taong deserving malaman yung bagay na yan. Kasi para sa kanya yan eh. Hindi mo yan pwedeng sabihin sa barangay kagawad ninyo. Kasi hindi yun para sa barangay kagawad, para sa kanya yun. May sukliman niya nararamdaman mo o wala, at least sabihin mo. Okay? Opo, Papa. Mula ngayon, pag chairman, pag may nag-agree sa akin, ganun, para masaya. Pag sinabi ko, sabihin mo sa kanya, mahal mo pa rin siya. May mapala ka o wala, at least alam niya, okay? Opo. Okay na. Nakakapagod, chairman. Bigla ako nang hina. Sobrang thank you po, Papa Jackson. Kailan mo gagawin? Ngayon, sabi mo agad. Opo, na-text ko na po siya. Yan, oo. Wala naman, di ba? Hindi mo kailangan mahinang kapalit. Alam mo, naalala kita na i-miss kita, mahal pa rin kita. Mag-umpisa kaya sa ganun. Yan naman ang kinararamdaman mo, eh, tama? Opo. Kerman, sakit na ulo ko. Masakit na po ba yung ulo niyo sa akin, Papa Jackson? Sakit na ulo ko. Bakit tanga, oh. Sorry po. Sorry po kung napasakit ko yung ulo niyo, Papa Jackson. Hindi, okay lang. Malakas naman talaga ako, eh. Sumakit yun na lang muna. Sumakit yung ulo. Hindi ko na kaya, Jerman.
Usap ka na. Ay, naka. Papa Jackson, thank you po. Thank you po. Wala pa namang resulta, tsaka makapasalamatan. Anyway, salamat sa pagtawag, ha? Thank you po. Bye-bye. Thank you po, Papa Jackson. Bye-bye na. Sige na, salamat, salamat. Thank you po. Ayan. Si Let ng Pampanga, mga pangga. Pampanga. Ang galing, no? Pampanga. Pangga. Wow, wow. Pampanga. Pangga. Wow. Lahat ng mga Pampanga, pangga namin kayo. I-play natin yun. Oh, yung kantang, I miss you ng Climax. Tapos, i-play natin yung kantang... Stonewall nung kumanta nito. Itong isa. Itong I Will Still Love You. Ito pa kayang pwedeng i-play. Pain in My Heart. I don't want to remember the things we used to do and all the things that reminds me of you, Balot. Magano tayo. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Kano mo yun, German? Those laughters and tears we shared for years. Mamaya na si Missy, na? Nakapila si Missy yung caller next. Next na lang, ha? Play muna ako na kanta. Sakit na lang muna kung kakatransform dito, eh. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabihin radyo, sabihin mo.